Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of those things shall be added unto you. Magandang buhay mga katiyads, welcome back sa ating channel para sa ilang minuto na naman na pag-analyze ng inyong treasure marker. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo kina Hyacinth Octavia, Robert Cabunilas, LJB Misor, Danny Flores, Nueva Vizcaya Channel, Kiswin Jade Salinda, shout out din kay Leo Laob, Turio Bulsao, kay Maria Deta, Ngigor T. Hunter, shout out din naman kay Pizio Himintiza, Tating Nali Mansalay, Minard Gamok, Linaliwala Mako, Edgardo Cuervo, Francisco Apostol, and also shout out kina Tietz Adventures, Jonathan Villa, Jeffer Makiran, at kay Jared Lopez. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Maraming salamat. Okay mga katiyats, ito ang ating natanggap na treasure marker picture kung saan merong napakagandang pagkagawa na turtle nito. Wala siyang mga paa pero yung profile ng kanyang ulo ay talagang nasa turtle, merong ilong. And then merong malalim na mata sa kanyang kaliwa. Okay, kung tayo nakaharap sa kanan. At dito naman sa kanyang kanan ay manipis lang ang guhit sa mata. So, ang pagtingin dito mga katiyats ay mas mabigat dito sa malaking mata. Okay, kaya ang treasure dito most probably ay dito sa may kanan. Okay, mamaya atin tingnan ang close-up nito. Okay, yung nakita natin, yung kanyang katawan ay symmetrical. Ibig sabihin, mahalos magkapareho yung ano dito, yung balikat. Kaya, 90% I believe na ito'y gawa ng tao na sadyang hinugis para gawing marker. Okay, meron pa siyang guhit dito na isa. Itong dito hindi natin tiyak, parang natural lang na nabiyak. Pero dito mga kati, at sa pangalawang picture, tingnan natin. Dito, ito. Ay makikita natin na naka yung ulo pala ng pagong na ito ay medyo tabingi, at ito yung kanyang ilong, at naka-point pala siya. Tama tayo na dito ang item. Kanina sabi ko ay andyan sa kanan. Ay, ito yung kanyang ilong. Kung atin yan tingnan ay papunta siya rito. Pareho ng angle ng mata. Dito kung ito'y kasama na sign for treasure, okay din din yan nagkaturo. Diyan pa rin sa may southeast. Okay, southeast ito na banda. Ngayon, ang turtle marker ay ang original na turtle marker ay ganyan talaga. Nasa creek. Malapit siya sa creek. O nasa tabing creek ang turtle shape marker. At kapag ganyan na maliit lang siya na bato, hindi ka anong malaki, ay wala sa kanya ang item. Wala sa loob ng kanyang katawan, kundi nasa distansya. Kaya ito ang tinuturo niya. Ang kanyang sa bandang kanan natin. Okay, at ang mga probable distance dyan ay umpisa sa 5. Okay, kasi yung mata niya ay dot lang yan. Bilog ito. At kapag ganyan, isang bilog na medyo malaki, yan ay 5 meters. So, papunta rito. Ngayon, kung check nyo dyan sa 5 meters, kasi tubig yan, ang hanapin nyo lang dyan ay mga malalapad na bato sa
Southeast. Okay, ang mga malalapad na bato, tinatawag yan sa dialekto dito sa Visayas na Dapanas. Ang mga Dapanas or malalapad na bato ay pwedeng takip siya, yung malalaki, yung hindi kaya tangayin ng agos ng baha, yun ang pwedeng takip. Pero yung mga maliliit, hindi yung pwede. Natatanggal yung kapag may malakas na baha. Kaya check nyo dito mga katiyat sa kanyang kanan. Okay, 5 to 7 meters lang papunta rito. Check nyo yung mga bato dyan kung anong, kung merong malapad. At kung malapad, doon kayo mag tanggalin nyo yung malapad na bato at mababaw lang ang hukay nyan. Ngayon kung sa unahan yan ay merong bilog na bato at malaki, pwedeng nasa loob ng malaking bato. Kung merong bato sa 5-7 or even sa 9 meters na distansya. Okay, ang ulo nito, ayan, yan ang sundin natin na angle or direksyon. Ganon din ang sinasabi ng mata papunta sa dyan. Okay mga katiyats, at dito sa unang picture, kung malaking bato lang ito ay pwedeng sa kanyang baba lamang. Okay, ang turtle na walang paa, ang turtle na missing yung apat na paa ay okay, ang item ay pwedeng nasa baba lang niya, sa sintro, sa baba niyan. At kung wala dyan, sabi natin kanina, ang kanyang ilong ang pointer ito. Ngayon meron siyang mata na malalim, so kaya dito tayo pumunta kasi nakalingon siya or tabingi, kaya 5 to 9 meters distance ang ating distansya. At ang direksyon niya ay southeast. Okay, dito yung banda mga katiyats. Ngayon, kung wala dyan, pwede rin tingnan nyo ang tiyan nito. Ang pinakababa sa sentro nito. Kung pinapatong yan sa malalapad na bato o mayroong malaking malapad na bato sa kanyang tiyan, pwedeng yun ang takip at buksan din yun. Okay, yan lang kasi ang pag-decode sa pagong na walang mga paa at ulo lamang. Okay, mayroon palang ano dito. Ito malapad to na bato. So, tingin ko ito'y Dapanas. Ito mga katiyat. So, ito. I-check nyo rin yan. At kung malapad niya na bato, ay pwedeng yan na yan. Okay, kasi dyan siya nakaano. Yung kanyang ilong, diba? Dyan niya naka point. Pero sasabi ko, 5 to 9 meters distance. Pero kapag ganito na, nandito lang sa harapan talaga niya ang malapad na bato, at wala kayong makita sa unahan na malalaking bato, so ito na yun na bato ang kandidato, basta't malapad at malaki kapag nasa creek. Okay, at ang treasure dyan ay wala sa bato, nakalagay pa rin yan sa concrete box. Okay, ang box na yan ay solido yan, binuhusan. Nasa loob ang giveaway 4-6 na gold bar. Ngayon ang pagbukas ng concrete box mga katiyats, kung hindi nyo napanood yung video ko noon, ganito yun ang concrete box. 2x3 feet yan ang measurement. Ang pagbukas dyan ay ang kanto ang buksan nyo, ang kanto ang basagin nyo, huwag yung gitna. Kasi kung sa gitna kayo, pwedeng merong booby trap ang gitna niyan. Kaya ang mga kanto niyan ang basagin nyo. At kapag mabutas ay makita nyo ang laman sa loob. Yan ang sikreto ng concrete box. Huwag nyo kaagad tirahin ang gitna kasi baka merong pinalaman niya na landmine or patibong or booby trap.
Pero minsan lang yan mangyari sa itong giveaway. Karamihan ay wala siyang booby trap. Pero minsan ay nilalagyan din yan. Kaya ingat lamang. Mas maganda na yung nag-ingat kaysa hindi. Okay mga katiet, so yan lang ang pag-analyze ko sa inyong treasure marker. Napakaganda niyan, legit na pagong treasure marker. Okay, so ako'y magpaalam na. And may the fortune with you all. Ingat kayong lahat. Paalam.